Hello guys! Ang isi-share ko ngayon sa inyo ay kontra aswang. Ha? Kasi bali yung ate ko nang hingi siya sa akin ng dasal, kontra aswang. Dahil yung nanay ko nagkasakit na magalang yung paa, ngayon inaswang na. Kumbaga indudono na siya sa Bisaya daw, indudono na siya. Ha? Buti na lang, binigyan ko yun ng, ano, nakasuot-suot din niya yung may binigay ako sa nanay ko na, ano, yung bato galing sa Bulalakaw. Tapos binigyan ko siya ng pasuko. Kasi alam ko talaga na ganyan na basta may mga edad na talagang dapat may mga ano yan, ha? May mga, kumbaga may mga kahit na papano, pananggasa katawan. Bakit, ha? Bakit kailangan maglagay? Dahil mga sakiti na paganyan na matatanda, naalala ko yung tatay ko noon, may sakit din siya, inasuwang siya ng inasuwang. Doon kasi ang probinsya namin sa Masbate sa Rizal, o binanggit ko na ha, binanggit ko na. Doon kami talaga, kumbaga doon kami lumaki. Tapos ngayon yung tatay ko, naalala ko noon, umuwi ako, may sakit ang tatay ko, ngayon inaasuwang siya. Yung aswang, yung mag-asawa na aswang, lagi yan dumadaan sa harap ng bahay namin. Tapos ngayon, lagi yan titig na titig sa bahay namin. Kahit matatapilok na yan, talagang nakamasid yan, pero alam ko na aswang sila. Pero hindi naman ako natatakot, talagang ang mata nila talagang Diyos ko. Puro Diyos, parang halos hindi kumukurap. Yun pala, nakikiramdam lang, pinapakiramdaman nila ang tatay ko na may sakit. Tapos ngayon, pag may sakit na, ha, ay paggabi na, aatake na sila dyan, ha. Kaya yung tatay ko, nung sa Masbate siya, na hindi dinadala sa Bicol, nanghihina siya talagang halos mamamatay na ang tatay ko. Bakit? Kasi ang aswang ay humihigop yan ng energy. Mas lalo kang pahihinain yan. Pag ikaw ay may sakit, mas lalo kang pahihinain nila. Kaya mahirap na talagang mas maganda yung may panangga ka. Kaya ang nanay ko talagang inanuhan ko siya, talagang binilihan ko siya. Yan lang guys. Ganun na nga ang nangyari. Pero noon, ano, yung tatay ko, dinala na siya sa Bicol. Doon ay lumakas siya. Kasi, kumbaga, ang aswang, hindi na siya masundan. Lumakas siya doon, lumakas. Yan, kaya ako naniniwala talaga ako, guys, sa aswang na yan. Maniwala kayo sa hindi. Basta ako naniniwala. At yung mga hindi naniniwala dyan, paki-skip nyo na lang yung video at ibang video na lang ang panoorin nyo. Kasi ako, magtuturo ako sa mga nangangailangan ng orasyon o dasal kontra aswang sa mga naniniwala sa ganyan. Pero mostly talaga dito sa Pilipinas, is halos ilang percent, mas marami ang naniniwala sa hindi. Yung hindi lang naniniwala, yung mga laking Manila, karamihan lang. Pero mostly din sa kanila ay naniniwala din, guys. Ha? Kasi ganun na lang, kagaya ng nanay ko, ha. Kagaya na lang ng nanay ko, nagkasakit lang siya na magaang pa, pero inasuwang na siya. Ngayon, marami ang nakakita na isang asong napakalaki. Isipin mo third floor, ha. Third floor mula sa bintana, ito ay tumalon pababa. Dahil maraming nakakita at talagang yung mga nakakita sa baba ay medyo nagkaanuhan sila, nagkaumpukan sila, guys, dahil nga sa nakita nila na may isang aso na napakalaki at napakaitim, tumalon ito, ha. Saan galing? Doon ito galing sa third floor kung saan ang nanay ko ay nandoon, ha. Siguro tumalon dahil dahil nakita niya na yung panangga ng nanay ko, may panangga yun, kinintas niya yung bato na itim, o ayan, takbo siya, talon siya, o diba? Tapos ngayon, magtuturo pa ako ng dasal, guys. Ha, alam nyo bang ano, halimbawa lang, alam mo na may pumupunta dyan na aswang sa bahay ninyo, guys. Ha? Ganito ang gagawin mo bago ka matulog dahil ang atake ng mga yan ay gabi. Ha? Gabi yan umaatake, hindi yan umaatake ng araw. Ha?
Gabi guys, gabi, gabi, gabi. Bago ka matulog, ha? O paggabi na, magdasal ka na ng isang Our Father, isang Hail Mary, at isang Apostles' Creed, ha? Ha, yun, yan yung mga ano na baka sakaling makapagana kayo dyan, yung mga hindi nakapag-devotion po der punto. Kasi meron namang mga tao na kahit hindi nakapag-devotion sila, ay nakakapagpagana ng orasyon dahil hindi nila alam sila pala ay virtudes. Kagaya ko din dati, wala akong kaalam-alam, isa pala akong virtudes o gifted, ha? Kaya ganun ang nangyayari, guys. Tapos ngayon, pagkatapos nyo magdasal nyan, is magdasal na kayo, dasalin nyo ang orasyon bago ka matulog, ha? Bago ka matulog, dasalin mo na yung orasyon, ha? Ano ang orasyon? Ang orasyon ay isusulat ko mamaya dyan sa comment, ha? Pakikopy nyo na lang at gumamit kayo ng V-glitter, guys. V-glitter, V-glitter, ha? Yan lang. Lagi isulat sa malinis na papel, V-glitter, tapos kulay pula na ball pen, guys. Ano ang orasyon, ha? Eto na, pakinggan yung mabuti dahil hindi kayo pwedeng magkamali sa dasal, ha? Na pagbanggit ng orasyon ay mali ang inyong banggit. Kailangan tama ang banggit ng orasyon, guys. Eto siya. Kubihubok. Kumakamok. Kubuhibok. Banggitin nyo ng 3 times. Kubihubok. Kumakamok, kubuhibok, isa pa, kubihubok, kumakamok, kubuhibok. Yan lang, 3 times, guys. Tapos halimbawa lang, ikaw ang ano, hipan mo ang iyong katawan, ha? Tapos yung babanggitin mo yung orasyon, di ba? Tapos sabihin mo, walang aswang na makakalapit sa akin, ha? O kaya sa amin, ha? Hipan mo ang sarili mo ng 3 beses, ha? Hipan mo yan ng 3 beses, pa-cross, ha? Kaya, kung kaya mo ang pa-cross, gawin mo yun, ha? Pa-cross. Pero kung hindi mo kaya, okay lang yan, guys. Kahit huyup lang na normal, yung hip, pag-huyup lang na normal, 3 beses lagi, ha? Yan lang. Tapos halimbawa lang yung nanay mo, kung pwede rin na ano, hipan mo rin siya ng 3 beses. Yan lang, guys. Ha, kagaya na lang ng kapatid ko, sila lang ng nanay ko doon sa ano. Kaya tinuruan ko sila. Yan lang, guys, ang gagawin nyo, hipan nyo. Para walang aswang na makakalapit sa inyo, ha. Napakialaman kayo. Tapos ito pa, guys, ha, magbibigay ako sa inyo, magtuturo ako sa inyo ng mga kumbaga mga paunang ano, para sa kontraaswang, ha. Pag alam nyong inaaswang kayo, maglagay kayo ng asin, ha. Asin sa bintana nyo, ha. Sa bintana nyo. Dahil yan, hindi yan makakahawak dyan sa may part ng ano na yan. Hindi yan makakahawak na sabihin, ito ang bintana nyo. Magganyan-ganyan yan, ha. Ganyan-ganyan. Hindi yan makakahawak dyan, makakaano sa bintana nyo dahil may asin yan, ha. Ang asin kasi, guys, is mahapdi yan sa kanilang katawan. Lalo na halimbawa lang gabi inaatake kayo. Magsaboy kayo sa bintana nyo, ha? Kung alam nyong nandyan sa part ng bintana nyo ang aswang, sabuyan nyo ng asin. O kaya kung nasa pintuan naman, ito ay sabuyan nyo ng asin. At oras na matamaan yan, ngaw-ngaw yan, uwi yan sa kanila, guys. Napakabisa na panangganyan sa aswang, guys, ang asin, ha. Kaya maglagay kayo pati sa pintuan nyo. Pintuan nyo, maniwala kayo sa hindi, talagang ako ay naniniwala sa mga ganyang bagay dahil napatunayan ko talaga na kahit na ako mismo talagang nung bata pa ako is nakakakita ako ng aswang sa amin. Doon sa lugar namin, sa probinsya namin. Kaya pag umuwi ako doon, hindi talaga ako natutulog sa... Hindi ako natutulog sa amin, sa baryo namin. Kasi baryo, sa baryo kami. Hindi talaga ako natutulog niyan. Doon ako sa pinsan ko, sa nasinto. Doon talaga ako makikitulog niyan. Doon ako mag-i-stay. Minsan, guys, mag-u-hotel na lang ako kung marami silang bisita. Kasi...
hindi ako ano na talagang comfortable talaga sa aswang, kasi parang nung bata pa ako nagkaroon na ako ng trauma sa mga aswang-aswang na yan, na talagang lagi kaming inaaswang sa bahay, ha, dahil noon ay hindi pa uso ang kuryente na yan, wala pang kuryente, lang para lang aswangin kayo dyan ng aswangin. Yan lang guys yung turo ko sa inyo ngayon, ha. Basta kung kaya nyo mag-devotion poder pundo, ha, gawin nyo na guys. Meron akong upload dyan. May upload ako dyan pakilang para mapagana nyo, yung mga orasyon o mga buhay na sila, na salita. Makagamit kayo 100%. Talagang magiging effective yan guys. Ha? Kasi ganun ako. Tapos yung mga hindi naman nakapag-devotion po der pundo, yun lang, magdasal kayo ng isang Our Father, Hail Mary, Apostles' Creed. Malay mo, Bertudis ka, diba? Oh. Tapos banggitin mo yung orasyon na yun. Ha? Yan lang, okay na. O at least may panangga kayo. Hindi yung magnganga na lang tayo kahit inaaswang na, natagal po na kayo, hindi na kayo makagalaw, wala man lang kayong kalaban-laban dahil wala kayong alam na dasal o mga panangga kontra sa aswang. Yan lang guys, thank you. Marami pa akong i-share sa inyo. Paki-subscribe na lang. Thank you.